Itong nakaraang linggo, sunod-sunod ang mga motorcade ng mga kumakandidato sa pagkapangulo. Yan po ay kahit hindi pa po nagsisimula ang opisyal na campaign period para sa 2022 elections. Ang sabi nga po ng COMELEC, hindi pa dapat nga kampanya yung mga kandidato. Sa Pebrero pa po ang simula ng kampanya sa pagkapangulo at sa Marso naman para sa mga lokal na posisyon. Bago mag-2009, yung mga ganyang motorcade, ikaka-disqualify na akagad ng mga kandidato. Pero ano ba nangyari noong 2009? Nagsimula po ang lahat dahil din sa isang motorcade. March 29, 2007, nag-campaign motorcade si Rosalinda Penera sa Santa Monica, Surigao del Norte matapos niyang mag-file ng kanyang COC. Pero po ang simula ng campaign period, kinabukasan pa dapat or March 30, 2007. Kaya't nag-file ng petition for disqualification ang kanyang kalaban na si Edgar Andanar sa Commission on Elections. July 2007, kinatigan ng COMELEC si Andanar at dinisqualify si Penera. Umapela siyempre si Penera at umabot po ito sa Korte Suprema. At noong 2009, nagdesisyon ang Korte Suprema. Base po kasi sa Omnibus Election Code, Batas Pambansa 881, maituturing lamang na kandidato ang isang tao kapag nagsimula na ang campaign period. At ang mga regulasyon sa election offenses kagaya po ng premature campaigning, magkakabisa lang sa panahong yon. So sa madaling salta, kung hindi pa campaign period, hindi ka pa official na kandidato. At kung hindi ka pa kandidato, hindi ka pa pwedeng kasuhan ng mga election offense. So medyo nakakamangha. Pero ang sabi nga ng Korte Suprema, wala po silang magagawa kung yun ang nasa batas. At kung gusto nating masolusyunan ang problema ng batas, well, kailangan nating idaan sa Kongreso. Pero 12 taon ng problema yung premature campaigning at wala pa rin pong solusyon. Makailang panukala na ang sinampa sa Kongreso at sa Senado, pero talagang hindi po sila umaandar. Halimbawa po, taong 2012, naghain ng panukala ang yumaong si Senadora Miriam Defensor Santiago. Sa panukala po ni Miriam, ang kakandidato kailangan po mag-file ng Certificate of Intent to Run for Public Office o SIRPO. 6 buwan bago ang kanyang pag-file ng kanyang COC. At sa pag-file ng kanyang SIRPO, sakop na siya ng ban sa premature campaigning. So sa madaling salta, mas lalo pang pinaaga ang ban sa premature campaigning sa panukalang yan. Pero yun lang, hindi nga po umandar ang panukala. Ngayon, taong 2018 naman, naghain si Senadora Laila De Lima ng Senate Bill 777 kung saan sakop na ang kandidato sa ban ng premature campaigning sa pagsampa pa lang ng kanyang COC. Naghain din ng ganyang panukala sa Senado si Senator Richard Gordon noon ding 2018. Ito namang 2021, nagsampa rin si Congressman Johnny Pimentel ng panukala. Sakop na ang mga kandidato sa mga batas laban sa electioneering 1 taon bago magsimula yung campaign period. So sa madaling salta, hindi po nagkulang yung mga panukala para amyendahan ng batas at pagbawalan ng tuluyan ang premature campaigning. Pero sadyang hindi po umaandar yung mga batas na ito, eh bakit nga naman? Sino ba ang nakikinabang sa premature campaigning? Kundi mga politiko rin natin.